Project. Ako si Kaori Oinuma. Isa akong probinsya noon na ngayon, nag-take ng risk para ito pa rin yung mga pangarap ko. Ito ko ngayon, naging isang independent na kinakaya lahat ng dumarating sa buhay ko. Nung bata kasi ako, mahigpit yung parents ko. So parang pag lumalabas ako, that may limit lang yung oras. Pero understandable naman yun kasi nag-aalala lang sila. Pero na-enjoy ko yung kabataan ko kasi may mga friends naman ako sa Japan. Nung paglipat ko ng Japan, mayroon naman ako friends sa school na kahit nung hindi kami magkakasama na, may communication pa rin. Kami yung family, naunang makilala ni Mama yung papa ng kuya ko. So una sila, and then nagkahiwalay sila. Nakilala ni Mama yung tatay ko. And then nung nilabas ako, parang before pa ako ilabas ni Mama, parang nagkaroon sila ng problem. So nakipaghiwalay si Mama dun sa father ko. And bumalik si Mama dun sa first na asawa niya, si Papa. Yun yung stepfather na nakilala ko, yun yung tumayo sa akin tatay. So ayun, ako yung gitna sa aming magkakapatid. And yung biological father ko, never ko siya nakilala. Not until nung nag-17 years old na ako. Ang tumayong tatay talaga sa akin, yung papa ng kapatid ko. So, simula sanggol pa lang ako hanggang sa nag-showbiz ako, siya yung talagang sumusuporta sa akin. Parang feeling ko binigay siya sa akin ni Lord. Kaya hindi ko nakilala yung biological father ko kasi enough na yung binigay na pagmamahal sa akin ng stepfather ko. The day na tinawagan kasi ako nung kasama ni Papa sa bahay, yung pamangkin niya, tinawagan ako na, Kao, sinugod si Tito sa ospital, sa emergency. Sabi ko, bakit? Kasi wala naman ako naalala may sakit siya, ganyan. Tapos sabi niya, parang na-stroke nga raw, ganyan, hindi raw makagalaw. That time, nandun ako sa PBB, meron kaming photoshoot para sa Star Hunt catalog. So habang inaayusan ako, tinawagan ako ganyan. Tapos tumakbo ko sa handler ko, Miss April, hindi ko na po kaya ituloy ito. Sabi ko, parang yung papa ko, kailangan ko puntahan kasi 1 week na kaming hindi nagkikita. Ang sabi lang niya sa akin noon, mag-iingat ka parati. Tinanong niya pa ako kung ano gusto kong pagkain. Tapos hahatiran daw niya ako ng pagkain, ganyan. Pero hindi na ako nakasagot kasi puro trabaho na ako noon. So after 1 week na noon, dinila siya sa ospital. And then, nung tumakbo ko sa ospital noon, nakita ko na lang siya nakahiga na may tubo na sa bibig. Parang hindi na rin siya gumagalaw, nakapikit na lang din siya. Tapos ang dami na rin dugo kasi siguro nasuka niya na yung mga dugo. Ang nakakalungkot kasi hindi ko siya nakausap noon, ng mga panahon na yun. Parang tinatry ko siyang kausapin pero hindi ko na rin marinig yung mga gusto niya sabihin kasi may tubo na. Kailangan tanungin ko na lang siya ng mga tanong na yes or no lang yung sagot niya. Parang saglit lang din yung nasa hospital siya, parang mga 3 days lang din. Kukaw! Anong gusto mong pagkain? Gusto mo ba ng pechay? Gusto mo ba ng pinakbet? Dadala kita sa condo mo. Yung kasi yung lagi niya ginagawa. Tapos sabi ko, hindi okay lang ako pa kasi may trabaho ako, may taping ako nun. So baka wala ako sa condo. Tapos sabi niya, sige anak, mag-iingat ka palagi ha. Kasi hindi ko naman ina-expect na yun na pala yung last na message siya sa akin. May pagsisisi na sana pinapunta ko siya kahit after taping. Hanggang ngayon, nararamdaman ko, like last time, share ko lang din, dito tayo, since andito tayo sa ato, sa Benguet naman nga, last year ng kaarawan ng kamatayan niya, para last day taping namin yun, sabi pagka-cut ng last sequence namin, nakita ko yung butterfly ni Papa dun sa tent namin. So sabi ko, parang second year anniversary yata ni Papa ng death. Tapos andun siya, binisita niya ako hanggang dito sa Benguet. So super nakakatuwa lang. Ang ganda sa pakiramdam na kahit di ko siya nakikita na personally, pero nararamdaman ko siya. Pa! Sorry, una sorry kasi nung nagsimula ako mag-Japan kasi father ko pa rin siya pero medyo malayo na rin yung love namin sa isa't isa kasi magkalayo kami. Pero gusto ko rin mag-thank you kasi buong buhay ko siya yung tumayong tatay sa akin. To the point na hindi ko na kailangan hanapin yung tunay kong tatay. Sa kanya ko na nakita yun. And gusto ko mag-thank you sa supporta niya sa akin simula nung pagpasok ko ng showbiz. Kahit na nung una pa lang, ayaw naman niya. Sinuportahan niya ako, sinamahan niya ako. And lahat ng naabot ko ngayon, gusto ko makita niya to. And hindi ko man maibigay sa kanya ngayon, pero ibibigay ko to para sa mga kapatid ko. Akala ko nung una masaya, madali. Kasi nakikita mo yung mga artiste, parang saya-saya nila eh. Pag nasa front sila ng camera, pag may mga fans, may mga supporters, pero deep inside, habang tumatagal, kapag hindi mo nahanap yung tamang tao na nakapaligid sa'yo, mahirap siya nakasurvive sa ganitong sitwasyon. Ako kahit na gano'n ko kagustong iwasan yung social media, mahirap siyang iwasan kasi part na rin siya ng trabaho eh. So yung konting mabasa mo lang,
ang laking epekto na nun. Maapektuhan ka sa iba, i-take mo lang kung ano yung dapat mong i-take. Pero huwag ka magpapa-apekto sa mga bagay na hindi naman worth it yung oras mo, yung pag-iyak mo para sa kanila. At first talaga kasi unexpected yung Kaoris ng PBB days. So hindi ko ina-expect na parang paglabas ko, ay may Kaoris talaga. Parang kasi nung asilob kami ng bahay, parang wala namang parang tension na namumuo sa amin dalawa. As in, parang magkapatid na kami. Sa paglabas namin, nagulat kami na, wow, nakikita kami ng chemistry ng mga tao. Bilang nasa showbiz na ako ganyan, or like, nag-i-start, so hindi ko alam kung paano ko itutuloy yun. So nag-go with the flow ako. Tinake ko yung mga projects na makakasama ko siya, which is yung His Into Her. Nag-go si kami, tapos natanggap kami. And doon ko show na naging nakapartner. Sa first taping sa mga His Into Her, hindi talaga kami okay, hindi kami nag-uusap. Pero parang nung nag-lock-in na kami, nagkaroon kami ng time na mag-usap. So doon na nag-start yung parang trabahuhin natin to, gawin natin to na maayos. Nakita natin yung mga sumusuporta sa atin. Kailangan natin, parang bigyan natin sila ng something na may babalik natin sa kanila. Pinagtrabahuhan namin yung first season. Ayun, so napag-usapan namin na tatrabahuhin nga namin to. So nagkasundo kami, naging okay kami, naging friends kami. Hanggang sa isang araw na lang, parang after first lock-in namin, nagkaroon na ng mga hindi pagkakaunawaan, ganyan. So, dun na medyo nagkagulo, ganyan. Pero, tinatry pa rin namin na gawing okay lahat. Hanggang sa natapos yung His Into Her Season 1, nag-love at first stream, dun na talaga na hindi na kami nakakapag-usap talaga kung paano namin ito matatrabaho. So yung love team namin, parang kahit ako, nahihirapan na rin ako kung paano ko siya kakausapin. Kung paano pa namin maayos, lalo na si Direk Cathy yung director namin doon. So parang ayokong humarap kay Direk Cathy na hindi kami okay, pero wala akong magawa that time. Meron talaga mga bagay na minsan kailangan mo na lang talagang hayaan kasi hindi ko na rin alam kung paano ko siya ayusin pa. Bilang kaibigan ni Riz, masaya ako kung nasa siya ngayon. I mean, support pa rin ako kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Sana ngayon, mahanap niya kung saan siya masaya. At first talaga, si Danny, hindi ko alam na makakasundo ko siya. Kasi ako kasi yung parang tumitiklop. Tapos siya, as in, may strong personality siya, na mabait siya. Ang funny niya kasama, ang kulit niya. Kahit na mas bata siya sa akin, parang nagkaka-vibes kami. So nag-start yung love at first stream. Mas nakilala namin isa't isa. Parang doon na nag-start lahat. Kasi okay naman kami before pumasok. Hindi ko alam, lumabas kami ng love at first stream na okay nga kami. Nagbibigay pa nga kami ng regalo eh. Kasi last sequence namin doon, nagsasorihan kami. Yung characters namin, nagsasorihan kami sa isa't isa. And totoo naman, genuine yung feelings ko doon. Kasi baka nagiging selfish lang ako. So parang nakikita ko lang yung sarili ko, nasasaktan. Baka nasasaktan ko na rin siya na hindi ko alam. Love at first stream, nagtaraji, doon na talaga na parang hindi ko na rin alam kung bakit yung sinasabi na na-OP siya, which is parang ang sa amin lahat, parang gusto namin makasama siya, pero hindi ko rin alam yung side niya, pero yung dumarating sa amin, parang nilalayo niya yung sarili niya sa amin. Yun yung napapansin ko. Hindi ko alam kung bakit siya lumalayo. Kasi kaming ani, magkakasama kasi kami. Kasi team wise kami. So parang nadala namin yun. Pero hindi ibig sabihin, gusto namin i-left out si Danny. Hindi na rin namin alam kung bakit parang ganun yung nangyari. Bakit parang feeling niya na-left out siya. Kasi most of the time ng mga eksena kasi, kaming ani na din magkakasama. Yung mga first taping days namin. Nung Tara G, parang forward na lang talaga, oo. Pero tinatry namin mag-approach sa isa't isa. Pero siguro, hindi pa rin kami nakakapag-usap ng kung ano nangyari, kung ano dapat gawin namin, kung ano kailangan namin. May hurt, may sakit, nandulot. Pero at the same time kasi, parang napapatanong na rin ako, baka kasi hindi ko lang din alam, baka may nagawa ko something sa kanya, kaya siya ganun sa akin, or yung sa mga sitwasyon na nakapaligid sa amin, baka somehow nakaka-apekto sa kanya, kaya ganun siya mag-react sa mga bagay-bagay. Tinatry ko pa rin na tumingin sa good side niya. Like ko sinasabi na parang always look sa good side ng tao. Masama ang love mo sa kanya? Masama yung love ko? Marupok kasi akong tao eh. So feeling ko isang genuine na sorry lang, okay na ako. Yeah. Isang maayos na usapan lang, okay na ako. Nandun pa rin yung part sa akin na gusto kong bumalik.
kung ano kami dati. Parang ganun pa rin situation. Well, work, professional, ganyan. Kung ano yung kailangan namin sa work, gagawin namin. Ganun. Nasa ganun situation kami ngayon. Kailangan kong gawin kung ano yung tama. Nasa tamang edad na rin naman kami. I think ito na yung time para harapin namin ng diretso kung ano yung dapat namin harapin. Si Legs and Cars, Kaori and Danny, parang similar lang. So, parang at first, ang pinag-iba lang kami ni Danny, minumpisahan kami okay, which is si Legs and Cars, hindi naman, parang first time lang nila magkakilala, hindi sila okay. Meron mga bagay na hindi sila nagkakaunawaan, meron mga bagay na, pero kapag naayos sa magandang usapan, hopefully, maging okay din ang lahat. Si Legs kasi, meron siyang mga bagay na gustong maabot. So, goal-driven siya. Hindi ko alam kung manhead or ano. So, abangan natin kung marirealize ba ni Legs yung pagtingin ni Danilo sa kanya or habang buhay ng si Legs ay nakatutok sa gusto niya. Sa gusto niya, yeah. Sa Atok. Yung mga tao sa Atok, super warm nila. Super welcoming nila lahat. Like one time, merong mangyari sa aming katatakutan and then tinulungan kami ng mga taga doon, taga Atok. So super, matutulungin nilang lahat. Pagdating sa work naman, iba yung disiplina ng mga tao rito. Kasi yung hangin. Like sa Manila kasi, even naman na yung panahon sa Atok, sa bingit na malamig. Pero iba rin yung hangin na dala rin. Parang yung mga tao rin kasi ang warm nila, ang welcoming nila. So parang mas magaan sa pakiramdam na magtrabaho. Parang trabaho siya na na-enjoy mo talaga. Si Legs, natuto siyang patawarin yung sarili niya. So natuto rin siyang magpatawad ng ibang tao. Natuto siyang magtiwala sa mga tao ulit. Meron siyang past bago siya bumalik ulit ng La Guerta. Which is parang never niyang na-open yun sa kahit nasaan. So dito, nakahanap siyang totoong kaibigan. Nakahanap siyang totoong family na hindi siya huhusgahan na tutulungan siya na mag-move forward. Si Kaori din ba? Oo. Ganun din si Kaori. Alam ko sa sarili ko na kaya ko rin magpatawad. Yung Diyos nga nakapagpatawad, bakit ako hindi? Mahirap siya sobra. Kasi hanggang ngayon, hindi ko masabi na healed na talaga ako eh. Parang mas nape-pressure niya ako sa sarili ko kung paano ko i-heal yung sarili ko eh. Pero dahil sa mga tao na sa paligid ko, na napag-open upan ko, ganyan. It takes time daw. Dahan-dahanin ko lang. Hanapin ko ulit yung mga bagay na, yung mga simpleng bagay na makapagpasaya sa akin. Doon, inumpisahan ko, kahit na mabagal yung proseso, kinakaya ko, ino-honor ko yung nararamdaman ko ngayon. Sa lahat ng mga nakasakit sa akin, ang hirap naman nito. Sana, kapag dumating yung mga panahon na nagkita-kita tayo ulit, wala na yung mga sakit, yung mga galit na nararamdaman natin para sa isa't isa. Sana, parehas na tayong okay.